Anak ko! Paalam, Binayan. Paalam, bunso kong anak. Patid ko na sa mga sandaling ito. May masamang binabalak silang mitan laban sa atin at sa pod na ito. Bukas ng gabi, tayo muli magkikita-kita rito. At tayo magtutungo sa aking puod na pinagpupugaran ngayon ng aking mga kaaway. Nauunawaan kita, Alonsina. Pagkatulad mo ay mayroon din akong mga mahal sa buhay na nawala sa akin. Ngunit ang kanilang pagkawala ang siyang nagpatibay sa akin. At yun ang mangyayari sa'yo. Naparito ako upang ipagbigay alam sa inyo na isa ang aking bana sa nagbigay ng katapatan kay Hara Lamitan. Upang sakupin at lusubin kayo. Kung kaya nasa siya? Siya ay nagtatago sa aming banwa. Sungil, nais kong ihanda mo ang ating hukbo. Sasama tayo kay Diya Makan sa kanyang banwa. Pupuntahan natin si Lamita. Huhulihin natin siya nang di niya inaasahan. Amaya. Hello. Balita ko'y naghahanda ka ng hukbo upang umalis at hulihin si Lamitan. Siyang tunay. Ngunit Iloy, huwag ka mag-alala sapagkat babalik ako. Salamat, anak. Muli akong maghihintay sa iyong pagbabalik. At hindi kita bibiguin, Iloy. Si Alonsina, nasan siya? Si Alonsina ay sinundo ng dating punong babaylan. Nais buuin muli ni Uray Hilway ang hanay ng mga babaylan. Si Asinas ay namayapa na. Madali sanang buuin muli ang ating hanay kung may isa sa inyo ang karapat-dapat na mamuno dito. Ngunit, wala pa isa man sa inyo ang karapat-dapat. Kung inyong ipahihintulot, nais ko sanang pamunuan kayong muli upang ako ang magbuklod sa ating hanay. Bakit hindi kayo magsalita? Isatinig ninyo ang inyong mga katanungan. Mawalang galang na Uray Hilway. Kayo ay wala sa inyong tamang pag-iisip. Kung kaya't, paano nyo kami pamumunuan? Abiyang, nagkakamali ka. Sapagkat ang punong babayan na sa tamang pag-iisip, mali sa inyong inaakala. Nado na kami. Matalas nga ang pag-iisip ng dating punong babaylan, ngunit siya ba ay nasa kanyang katinuan? Kung wala, maiisip niya bang buuin uli ang hanay ng mga babaylan? Magagawa niya bang iligtas ang kanyang sarili? Kahit ang ibang babaylan at mataas na tao sa pod na ito ay pinapatay na nila Mitan? Ang ibig niya sabihin ay... Mahirap ang magpanggap na nasisiraan ka ng bait, Busay. Ngunit kinakailangan ko yung gawin upang ako'y huwag kitla ng buhay ni Lamitan. Isang pagbati sa'yo, Rayway. Paano mo napagtanto na tunay akong hindi nasiraan ng isip dating punong alabay? Sapagkat hanggang ngayon, ikaw ang tinuturing ko na pinakamagaling na aking guro. At naniniwala ako sa pagmamahal mo sa ating puod. At sa pagmamahal na yun, hindi mo hahayaang mawala ka sa iyong pag-iisip. Nagkaroon ka ng pag-asa upang maging matibay at buhay ang mga kaganapan dito. Sa huli, ikaw at ako ay nagharap rin. Tayo ay naging magkaaway. Ngunit, buong katapatang winiwika, ikaw ang pinakamagaling at hinahangaan ko sa lahat ng aking naturuan. Tagang salamat sa'yo. Ngunit, nais ko sanang hilingin sa inyo. Si Alonsina, naniniwala ako na marami siyang matututunan sa inyo. Patnubayan niyo siya. Hindi ko siya pababayaan.
pasa ka. Meron pa sana akong nais bago ko sugurin si Lamita. Ano yan, Amaya? Uray Hilway! Napalito ba kayo upang harapin si Ginoong Bagani? Paumanhin ka, alis lamang niya. Hindi, si Bagani ang kailangan ko, Bayan, kung di ikaw. Ako? Bakit? Anong kailangan ninyo sa akin? May nagwika sa akin na ikaw ay mahusay sa paghihimalad. At hindi ako nagtataka sapagkat ikaw ay dating alabay ni Digan. Ang punong babaylan na pinaslang ni Manggubat. Tama. May kaalaman nga ako sa panghihimalad. Ngunit anong kinalaman nito sa sadya ninyo sa akin? Malaki. Kaya halika na, sumama ka sa amin ngayon din. Bakit? Saan tayo tutungo? Sa balay ng mga babaylan. Kung saan, mula ngayon, ikaw ay kabilang. Hindi ko akalain na maging ako ay mabibilang sa inyo. Dagang salamat, Uray. Huwag ka sa akin magpasalamat, Alabay, kung di kay Amaya. Sapagkat paano kita mapagtutuunan ng pansin kung hindi dahil sa babaeng itinagda? Tayo na! Dato, mga kalaban daw kapanalig ang sakay ng Karakoa? Malalaman natin kapag sila'y dumaong narito. Kaya maganda kayo sa anumang kaganapan. Hara, ang tunog na yon ay nangangahulugan ng isang pagbabanta. Ilahad niyo sa akin, ano ang nangyayari sa labas ng balay na ito? Ang dinig ko ay may namataan raw na isang Karakoa na palapit sa banuang ito. Kung ganun ay hindi ako dapat mag-alala. Sapagkat maaaring yon ay isang Karakoa ng isa sa mga datong nagbigay ng kanilang katapatan sa akin. At isa-isa na silang dumarating kasama ang kanilang mga hukbo upang ako ay tulungan laban kay Amaya. Kung ganun, ihanda niyo na ang aking pagliliguan sapagkat ibig ko na rin maghanda sa aming napipintong paglusog. Masusunod. Aking atubang, may namumuang ka ba sa sakay ng mga barotong papalapit? Sila'y malayo pa kaya hindi ko rin sila makilala, Datu. Antayin muna natin sila makalapit upang tayo makapagpasya kung sila ba'y kalaban o kaibigan. Datu, ngayon ko lamang sila nakita. Hindi ko sila kilala. Kinala ko yung dalawa sa kanila. Si Sungin, sanding ni Mangubat. Kasama si Bagani, isa sa mga kaaway ni Lamitan. Kung gayon, mga kalaban sila. Makan, anong ibig ipaiwating nito? Ba't kasama mo yung mga tagapod? Patawarin mo ako, Salay. Nais ko lamang iliyo sa kapahamakan ng ating banwa. Kaya nagawa kong ipagkanulo ang ating panauhin. Hinihiling ko sa'yo na isuko mo si Lamitan. Kundi mapipilitan kami sumugod sa inyong banwa at kunin siya. Pagbabalik, Marikit! Abram, ano't kayo lamang ang sumalubong sa amin? Nasaan sina Bagani at Amaya? Sila'y pumaroon at sumugod sa isang banwa ng isang Datu Salay sapagkat napag-alaman nila na doon nagtatago ang iyong iloy, si Lamitan. Kung ganun ay tamang-tama lang ating pagbabalik. Nasaan ang banwa ni Datu Salay, Banok? Magpasama ka ng isang yumandirigma at ngayon rin, tutulak pa roon upang sundan si Bagani. Huwag yun ang pagbalakin pa na makipagsagupaan sa amin. Higit kami nakakarami sa inyo. Hindi rin namin kayo ibig labanan bilang paggalang sa inyong asawa. Kaya hinihiling namin na ipagpaubayan niyo sa amin si Lamitan. Salay,
pagbigyan mo sila, ipaubaya mo na sa kanila si Hara Lamitan. Ngunit ako'y nakapagbigay na ng salita sa kanya. Kaya nagagalit ako at ibig mong talikuran ko ito? Walang masamang sumira sa isang pangako alang-alang sa amin ang ating mga anak at sa lahat ng ating nasasakupan ng ating banwa. Nauunawaan ko na may isa kang salita. Pero hindi dapat pagkatiwalaan si Lamita. Hindi siya karapat-dapat bigyan ng isang salita. Malaki ang kasalanan niya sa amin. At hindi dapat siya pagbuwisan ng buhay. Kaya isuko mo na siya. Kung hindi, mapipilitan kaming labanan kayo. Gawin niyo na ang gusto niyong gawin. Hindi kami lalaban sa inyo. Si Makan na lang baharang magturo ng balay. Kung nasan si Lamitan. Halina, sumunod kayo sa akin. Dagang salamat sa'yo. Tanggapin mo ang kasuotang ito ng isang alabay. Tanda na ikaw ay kabilang na sa amin. Dagang salamat, Babaylan. Dagang salamat, Punong Babaylan. Dagang salamat sa inyong lahat. Mga Babaylan, Uray Hiluhay. Baymanta, natutuwa ako sa ating pagkikitang muli. Ano ang may paglilingkod namin sa'yo? Humihiling ako ng dasal paggabay, alang-alang kay Marikit at Abram na ngayon naglalakbay muli upang sundan si Bagani at Amaya. Hinihiling ko na sana'y makaligtas silang lahat sa kapahamakan at nang makabalik silang lahat dito sa Puod. Binibigyan ako ng babala ng aking panagang. Hindi mga kapanalig, kundi mga kaaway ang sakay ng dumating na karakoa. Halika na, dito tayo! Salamat aking panagang at binigyan mo akong muli ng babala. Kundi, tiyak ako'y napahamak na. Daghang salamat. Daghang salamat, mahal kong panagang. Dali! Sa akala niyo ba'y makakatakas pa kayo? Marikit! Anak ko, ang tagal-tagal kitang hinanap. At ako'y nagagalak, nagkita tayong muli. Iwan niyo ako! Marikit! Anak ko! Huwag mo nang aksayahin ang panahon mo sa pagiging ng tawad sa aking asawa na minsan mo nang sinira at binayaan. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa kanya at sa mga taong iyong pinahirapan. Dalhin niyan, ihaharap ko yan sa mga taong naghahanap sa kanya. Marikit! Huwag mo gawin sa akin ito. Patawarin mo ako, anak! 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 Marikit! Ikinalulungkot kong ipabatid sa inyong lahat na muli na naman kaming nabigong madakip si Lamitan. Muli na naman siya nakataas mula sa amin. Ngunit hindi nabigo si Marikit. Ang aking umbo, Marikit? Sinundan kayo ni Marikit sa banwa ni Datu Salay. Sila ang nakadakip sa aking kapatid na si Lamitan. Narito na ang inyong hinahanap. Kunin niyo na ang aking alay na biha. Amaya. Umbo. Umbo.
bukas ay dadalawin ninyo ang lahat ng balay upang tiyakin na ligtas ang lahat at walang sakit. Gagawin natin ito upang... Puno babaylan! Paumanhin ko na gambala ko kayo, ngunit may dala akong magandang balita. Ano ang magandang balita, Alabay? Si Lamitan. Nadakip na siya at narito siya ngayon sa ating puod. Kaya pinaaabot ni Amaya na kailangan nating lahat magtipon sa harap ng balay ng pinuno bukas. Pagkat bukas itatakda ang magiging kaparusahan ni Lamitan. Nalalapit na ang wakas ng kapangyarihan ng diwata ng lupa. O banal na laon, tunay ka ngang makatarungan. Kami ay nagpupugay sa iyo. Lubhamong pinagpapala ang aming puod at kaming lahat. Ang pangyayaring ito ay taus puso naming ipinagpapasalamat. Nagpupugay kami sa inyo ng lubos. Hindi namin kalilimutan ito habang kami nabubuhay. Daghang salamat, mahal naming Laon. Daghang salamat. Hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat sa inyo. Wala ka na, Bram. Kung hindi kayo dumating ni Mariquette, marahil hanggang ngayon hinahanap pa rin namin si Lamitan. Sa aking asawa kayo, kailangan magpasalamat. Sapagkat siya ang umikayat sa akin na muling bumalik dito. Kasama ng aking hukbo. At pinayagan ko siya upang bigyang wakas ang kanyang masakit na nakaraan na ibig na naming kalimutan. Ngayong nasa kamay na ninyo ang aking iloy, nakatitiyak ako na makakaya ko na makapagsimulang muli sa piling ng aking bana, ni Dada Mantal, at ng aking kapatid na si Binayaan, na kapwa isasama ko sa aming pagbabalik sa aming banwa. Bakit kayo nagkatinginan? Amaya, nasaan ang aking kapatid? Nasaan si Binayaan? Umbo Mariquette, si Binayaan at ang kanyang sanggol na dinadala ay pumanaw na. Dulot ng pakikipaglaban namin kay Lamitan. Patid na ba ito ni Lamitan? Sa palagay ko ay hindi pa niya nalalaman. Kung ganun, ako magbabalita sa kanya. Samahan mo ko, Amaya. Iharap mo ako sa ating tiyag. Mabuti't gising ka pa, Lamitan. May mga panauhin ka. Hindi ko nais na humarap kahit na kanina. Lalong hindi ko nais na humarap sa mga kaanak na taksil. Hanggang sa huli, maramot ka pa rin, Lamitan. Yun na lamang ba ang turing mo sa akin? Nang aking anak na pinangalagaan? Lamitan na lamang ang iyong itatawag sa akin. Hindi ka karapat dapat igalang bilang iloy. Lalo na ngayon na lamang kung ikaw ang dahilan kaya namatay si Binayaan. Namatay si Binayaan? Oo. Namatay si Binayaan sapagkat sumama siya sa amin upang takipin ka. Kung ganun, bakit ako ngayon sinisisi? Samantalang si Amaya ang nagtulak sa iyong kapatid upang makipaglaban. Si Amaya ang dapat mong sisihin. Si Amaya ang dapat mong kamuian. Wala ka talagang pagsisisi. Hindi ka karapat-dapat na igalang. Ni kaawaan. Amaya, kailan gaganapin ang kaparusahan ng babaeng ito? Bukas na bukas. Kung ganon, igawad nyo sa kanya ang pinakamasakit at pinakamatinding kamatayan. Nang sa ganon, mabigyan ng katarungan ng lahat ng mga taong nagbuwis ng buhay dahil sa kanya! Mariquette. Kung bumarikit, kung yan ang ninanais mo, yan ang ibibigay ko sa'yo. Mariquette, huwag mong gawin sa akin ito.
batid mo na hindi ako naging masama sa'yo. Sapagkat ibinigay ko ang lahat sa'yo. Marikit! Marikit, huwag mo akong talikuran! Huwag mong tiisin ang iyong ina! Marikit! Mantal! Mantal! Kapatid ko! Tulungan mo ko. Huwag mo akong papayaan sa kamay ng aking mga kaaway. Hindi mo naman ibabalik ang pagmamahal at paggalang sa'yo ng iyong anak, Mamitlan. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Pero hindi ka nakinig. Kaya di kinalulungkot ko, wala na akong magagawa. Magsisikaman. Huli na ang lahat. Lahat ay tinipon rito upang saksihan ang igagawa at nakaparusahan kay Lamitan. Sumil. Ilabas ang biyak! Tara si Lamitan! Si Lamitan! Ang paglalahat ng mga kasalanan at paghahatol sa bihag. Ay gagawin ni Amaya. Kung iisa-isahin pa natin ang nagawa ni Lamitan, tayo ay magtatagal dito. Sapagkat maging sa aking baba, maging sa aking iloy, malaki ang kasalanan niya. Ngunit tinitiyak ko na mas malaki at mas mabigat ang ginawa sa inyo ni Lamitan. Kayo na nawala ng mahal sa buhay ng dahil sa kanya, ng mga kapatid, ng baba, ng iloy at mga kaibigan. Kayo mga naiwan na naging saksi sa lahat ng kasamaan at kalupitan ng babaeng ito. Kayo ay namuhay sa takot sa puod na ito. Sapagkat saksi kayo sa mga pinaslang niya, sa ating mga ginagalang na tao. Kay Haralingayan, kay Gurong Asinas, at sa marami pang iba. Ang kanyang ginawa ay walang katarungan. Hindi dapat siya tularan. Siya isang ganid at walang galang. Ngunit wala na yung puwang dito sa ating puod. Sa mga nasaktan, sa mga nawalan, at sa mga pinahirapan, ibinibigay ko na sa inyo ang katarungan. Ibinibigay ko sa inyong mga kamay ang kaparusahan ni Lamitan. Kaparusahan kamatayan. Bastang ang kaamaya, isinusumpa kita. Isinusumpa ko kayong lahat! Hanggang ngayon ba, Lamita, yung maasa ka pa rin? Wala ka naman. Malandok! Huwag mo akong papabayaan! Malandok, iligtas mo ako sa mga taong ito! Iligtas mo ako, malandok! Sumandaling ito, batid kong iginagawad na ang kaparusahan sa ating iloy. Masakit man. Ngunit ito'y nararapat lamang sa isang tulad niyang maraming nagawang pagkakasala. Hindi lamang sa atin, kung hindi marami pa. Naway matahimik ka na nga sa sulat kasama ni Baba. At naway, hindi kayo tumigil ng paggabay sa aming mga nabubuhay pa. Paalam, aking kapatid. Paalam, binayaan.
hanggang sa muli nating pagkikita sa sulat. Sama ko ang batang ito na sa gayon na hindi kayo tuluyang magdiriwang sa inyong gagawin sa akin. Sana'y magawa ni Amaya na iligtas si Alonzina na sa ganun eh. Hindi na madagdagan pa ang mga tao mapahamak dahil kay Dian Lamitan. Mahal na Laon at ang mga diwata, ako'y muling dumudulong sa inyo. Naway ako inyong pagbigyan. Tulungang mautusan ko ang dagat, iginagalang na tubig. Pakinggan niyo ako. Simbo Amaya, nakakapaglakad na siya. Ginigising ko siya sa kanyang pagkakahimlay. At siya ay aking sinasamo upang ako'y kanyang tulungan. Nasa watain ang kasamaan ni Lamitan. Narito ka na sa dapat mong patunguhan, Lamitan. Kahit tagal ko nang hinintay ang iyong pagdadal dito sa sulat. Mabuhay ang bagong Raha! Mabuhay si Raha Bagani! Magmula ngayon, ipinapangako ko na hindi na lamang ang puwad ang aking paglilingkuran. Kung iyong tutulutan, Amaya, nais kong paglingkuran ka ngayon at habang buhay bilang iyong banal.